nakabeshi. Nandito mo si Sombak. So, ngayon, ano ba kayang hawak si Sombak? Ayan. May hawak si Sombak na sweet corn. Ayan. Gagawa tayo at magluluto si Sombak ngayon. Ayan. Magbibigay si Sombak ng panibagong recipe. Bahagi na si Sombak sa inyo yung panibagong recipe, which is napakasarap. So, usually, is familiar kayo dito sa mais. So, usually, ginagamit natin dito is sa mga what do you call that? Bulalo. Diba? Bulalo. Pero ngayon, magiging chicken bulalo ang gagawin ni Sombak, which is masarap. Pero hindi siya totaling bulalo. Hilagang manok ang gagawin natin. Pero lalagyan natin siya ng twist na corn. Ayan. So, magiging chicken bulalo corn siya. Magiging parang tipong gano'n. So, ngayon, tignan nyo at masarap na masarap talaga siya. I-try ninyo at panoorin nyo itong video nito at the end para malaman nyo kung gaano ba kasarap ang ipinipre ni Sombak para sa sarili niya. Ayan ang mga ingredients na ipiprepare lang natin para sa ating nilagang manok with corn. Ayan. Of course, kailangan din natin ng chicken. Ito, actually, binili ni Sombak is fresh chicken. Hindi siya frozen. Ayan, fresh chicken. And then, kailangan din natin carrots. Ayan, iniwa-hiwa na ni Sombak. Pati yung patatas. Ayan. Kailangan din natin yung ginger. And then, yung hiniwa-hiwa ni Sombak. Ayan, kung bakit sinipon siya. And kailangan din natin ng bay leaves. And also, dito yung onion leaves. Ayan. Especially, ayan ang nakakapagsarap. Ayan, yung corn. So, paano ba natin iluluto yan? So, actually, hindi na natin kailangan pang gamitin ng oil. Ayan. Ilalagay lang natin siya sa isang lagayan. Ayan na. So, ngayon, itong corn, ilalagay natin siya. Ayan lahat. Lagay lang natin lahat yan. So, depende sa inyo kung gaano ba kalalaki ang iniiwan ninyong corn. Ayan. Ayan na. Lagay lang natin siya. Pabilog. Napakasarap kaya ito. Nilaga. Hindi na nyo na kailangan bumili pa ng beef. Kung little bit expensive ang beef. Yan. Ilagay natin sa gitna. Yan. Konting chicken lang binili ni Sombak. It's because ako lang naman, diba? Yan. Ganyan siya. Ilagay nyo yan. At the same time, ilagay nyo na rin ang carrots. Yan. Hindi nyo kailangan ng oil. Lagay nyo lahat yan. At the same time, yung ating patatas. So, depende yan, optional, kung gaano ba kalalaki ang ilalagay nyo yung patatas. Ayan siya. Ayan, inuunti-unti na lang ni Sombak. And then, ilalagay na rin natin ang ating onion leaves. Ayan, onion leaves. Ang ating bay leaves. Ang ating luya. Ayan. Lagay na rin natin ang ating sibuyas. Ayan. Halo-halo nyo lang siya lahat. Ayan. Kung may natira pa kayong corn, ilalagay natin sa pinaka-itaas. Lagay natin sa taas. Ayan. Ayan. Pagkatapos, lagyan nyo siya ng asin. Or optional kayo kung gusto nyo ng patis. Pero wala kasi akong patis. Ayan, asin na lang. Ayan. And then,
Nalagyan niya rin siya ng konting betchin. And after that, ilagay niyo na ang tubig. So, depende sa inyo din kung gaano ba kadami. Ayan. Ngayon, isasalang na natin siya. Ayan. So, ilagay niyo sa malakas na apoy. Ayan. And then, tatakpan muna natin yan. Hintay lang natin siyang pakuluin. Pag kung nag-boil na siya ng 3 to 4, hihinain natin ng kaunti ang apoy ng ating gas stove. Ayan. Abang-abangan natin, mga kabeshi. Ayan. Kumukulo na siya, mga kabeshi. So, gagawin natin, hihinaan natin ng konti ang apoy ng ating gas stove. Ngayon, once na mahina ng apoy, hintayin lang natin siyang kumulo ng 30 minutes or 30-40 minutes. Ayan. Pagkatapos nun, yun na. Napakasarap na ang ating chicken bulalo corn. Ganyan lang kasimple, mga kabeshi, ang paggawa. Napakasarap at mura pa. Ayan. Thank you for watching and don't forget to subscribe my channel. This is Sombak again sa bagong recipe. And then, till next upload. Bye-bye. God bless you all.